Alright mga kamukil, good morning. So bali araw ng linggo ngayon mga kamukil. So sa lahat ng mga kamukil supporters, happy Sunday sa inyong lahat, no? Pero ako mga kamukil dito, no? Niratratan pa rin tong project natin mga kamukil. So bali ako lang isa yung nagtrabaho ngayon mga kamukil, kasi relax yung mga kasama ko, no? Kasi linggo. So sayang naman yung araw kapag hindi ako magtrabaho dito, no? Nandito na naman ako sa site, nagbabantay kasi ako ng mga materialis, kaya trinabaho ko na lang to. Alright, so yung ipapaabot ko sa inyo ngayon mga kamukil, no? Kung paano ba umpisahan kung halimbawa magpapagawa tayo ng extension, no? Second floor sa bahay, tapos tubular yung gamit natin, no? So lagi kong sasabihin mga kamukil, depende kasi yan sa bahay o sitwasyon ng bahay na gawa natin ng extension na second floor, no? Magdidepende yung pagka-discarte, no? So ito dito mga kamukil, yung discarte ko naman dito, pinaka-importante. Uy, may bisita tayo mga kamukil. Engineer, okay na ba? Okay. Yan mga kamukil, no? Okay, okay kayo. Itong una kong isi-share sa inyo mga kamukil, napaka-importante, no? Kahit anong sitwasyon ng puro ng bahay ng gagawin natin, pero ito talaga yung madalas na mangyayari na hindi nalalaman ng karamihan, no? Ang pagkakaroon ng pagduyan ng flooring, no? Magkakaroon ng pagduyan sa gitna, sa mga gilid. Kasi ang nangyayari mga kamukil, naglagay sila ngayon ng runner dito. Ngayon ang ginawa ko mga kamukil, naglagay muna ako ng runner, no? Ang ginamit ko dito 2x4 na 1.5 yung kapal, tapos dinoble ko, no? So pwede naman tong isingle lang yung gagamitin dito. Ang kaso dito mga kamukil, may extension kasi to, no? Nag-overlap tayo doon ng mga 60 cm. Bawat gilid nito mag-overlap tayo. May mas lumaki dito sa taas ng konti ng 60 cm kaysa baba, no? Para maganda siyang tingnan. Kaya ginawa ko siyang dinoble mga kamukil, para nang sa ganun paglagay natin ng puste dyan, hindi maiiwasan natin yung pagkakaroon na duduyan siya dyan, no? So baka sabihin nyo, dapat kamungkil channel bar yung ginamit mo dyan, no? So mahal kasi yung channel bar. Ito kasi yung mga discarding matipiran lang, no? So kahit dinubli natin to, nakakatipid pa rin tayo pag channel bar yung ginamit natin dito, no? So dubling tubular yan yung ginamit ko. Ang purpose ko bakit ko dinubli, para hindi magkakaroon na duduyan dyan sa dulo kapag pinapatungan na natin ng puste kung isingle lang natin, no? Pero kung halimbawa mga kamukil, walang extension, kung ano yung laki ng baba, ganun din yung masusunod sa taas, pwedeng isingle to lahat, no? Kasi dito na natin ipapatong yung puste mga kamukil sa mismong kantuhan niya, right? Pero ito kasi nandun yung puste nakalagay, no? Kaya dinubli ko. And then pangalawa mga kamukil, dito sa gitna, ito lang sana plano kong idudubli, no? Kasi kailangan mga kamukil dito sa pinakagitna matibay to. Kasi kapag hindi matibay yan mga kamukil, ang mangyayari, dyan talaga magkakaroon ng pagduduyan, no? Kailangan matibay yan sa gitna, kaya dinubli ko rin, no? Ito yung purpose lahat, nakadubli yan, no? So ang una nyong gagawin, pag naglatag tayo ng runner mga kamukil sa gilid, unahin nyo muna yung gilid at saka gilid, no? May iba kasi mga kamukil, pag latag dito sa gilid, isusunod na naman sa gitna hanggang sa kabilang gilid na naman, no? So mali po yan mga kamukil, no? Sasabihin ko sa inyo, ipapaliwanag ko sa iyo kung saan makikita yung pagkakamali dyan, no? Halimbawa nito mga kamukil, kung napapansin nyo, naglagay ako ng tansi, no? Itong si HB mga kamukil, libel na to. Nakalibel na to lahat. Nilibel namin to ng maayos. Pero pagpatong natin ng tubular, ng runner natin, makikita natin kung saan yung diferensya dyan. Ayan. Yang gilid na yan at saka yung gilid na yan, nilatagan ko ngayon ng tansi. Tingnan nyo yung gitna mga kamukil. Hindi siya tumama sa tansi. Ang laki na diferensya, no? May malapit 3/4, no? 3/4 inches yung diferensya. So ang laki mga kamukil, no? Kaya yun yung sinasabi ko, kapag sinusunod-sunod nyo yung paglagay ng runner, natapos kay sa gilid, din isunod nyo sa gitna, ang mangyayari dyan talaga mga kamukil, magduduyan ngayon ng 3/4 yung sa gitna nyo na flooring, no? Yan yung pinaka-importante nyo tandaan mga kamukil. Tingnan nyo yung tansi. Lahat yan mga kamukil, dulo, tsaka dulo, nilagyan ko ng tansi, pati rin sa gitna, no? Sa gitna, hindi masyado siyang malaki yung awang, no? O pantay sila, lahat 3/4 yung distance na ibaba mga kamukil. Kaya gaya na sabi ko, sa gilid mag-una, and then sa susunod na gilid bago tayo maglagay sa mga gitna, no? Para makuha natin yung tamang tuwid nito. Paglatag natin ng tubular dito mga kamukil, pantay na sila lahat, no? Kasi yung ito mga kamukil, na ilagay nyo na to, na i-weld nyo na, so malamang hindi nyo nababaguhin kasi hirap na baklasin, no? So ang mangyayari ngayon, paglatag nyo yung tubular pa ganyan, ididiin nyo yung tubular ngayon dito para lumapat siya dito. So ganun yung mangyayari, magkakaroon na siya ng pagduduyan, no? O na i-force natin yung bakal na maipalapit natin dito para maidikit lang natin.
So ganyan yung diskarte, unahin muna sa gilid. Pagkatapos sa gilid, maglatag tayo ng tansi, no? Ito mga kamukil, itong tansi na to, dalawa yung purpose nito. Una, makukuha natin, malalaman natin kung saan yung, pagkano yung diferensya o tuwid na ba siya. Pangalawa, yan na yung idudumbol na natin dyan yung dulo ng tubular natin para maging pantay doon, no? So iniskwala ko naman yan mga kamukil, yung gilid na yan papunta doon. So yan na lang yung tatapatan natin, no? So mamaya mga kamukil, ipapabot ko ba sa inyo kung ano yung mga matapos ko ngayon dito. Siguro sisikapin ko mga kamukil na malagay lahat ng mga runner naman ngayon. So magpapatong ako ng tubular and then maglalagay na naman ako ng pamplooring. Right mga kamukil, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung matapos ko dito. Right mga kamukil, no? Magandang hapon sa inyong lahat. So time check tayo mga kamukil, is 4:10, no? So nag-stop ako mga kamukil dahil linggo ngayon, kaninang 3:40, no? I-stop na ako sa pagtrabaho kasi lang kasi ako lang mag-isa nagtrabaho ngayon mga kamukil, no? So bali kaninang umaga mga kamukil, ayan pagkamukila. Itong runner yung tinanabaho ko, yung pinakabutom natin, no, sa baba. Pati yan, no, tatlo, no, yung ginawa ko kaninang umaga. And then pagkatanghali mga kamukil, naglatag ka agad ako ng top cord, no, kung tatawagin natin, o yung pinaka runner niya para lagyan natin ng pamatunga natin sa sahig, no, sa flooring natin. So yung gagamitin namin flooring dito mga kamukil is pinulik board, no, na 1 inch yung kapal. So kanina mga kamukil tinuro ko sa inyo na maglagay tayo ng tansi. Kapag maglagay tayo ng runner, unahin natin sa gilid at baut gilid, tapos lagyan natin ng tansi, no, latagan natin ng tansi para makuha natin yung tuwid dyan sa gitna, no. Ngayon mga kamukil, ang ginawa ko dito sa paglatag ko nito, ayan, kung napapansin nyo mga kamukil, gumamit na naman ako ng tansi, no. So paano ba natin makukuha o mas mapadali yung trabaho kapag maglalatag na tayo ng mga bakal para sa flooring natin, no? So yung ginawa ko mga kamukil, ganun pa rin, dito ka sa pinakauna na gilid maglagay, no? Maglatag ng isang tubular, then isusunod mo dun sa pinakagilid, no? Yan, yung pinakadulo. So, laging tandaan mga kamukil, pagka ganitong mga senaryo, gilid tsaka gilid yung mauuna nito, no? Pagkatapos niyan mga kamukil, ayusin nyo yung mga sukat-sukat, at paglatag nyo mga kamukil, kunin nyo talaga yung eskwala nito, no? Tapatan nyo dito ng eskwala. Pag makuha na yung eskwala nito, saka nyo i-weld, no? Para yung eskwala na yun yung nagtuturo ng tuwid papunta dun, no? Hindi, pag ganyan mga kamukil, tatagan nyo na ng tansi, no? Sa gilid, yan. Kung napapansin nyo mga kamukil, nakakabit yung tansi ko dito. Yan, sa pinakadulo, no? Ano siya? Dyan talaga sa pinakadulo. Bantayan nyo lagi mga kamukil, baka lumampas dito. Yun yung pinakamahirap, no? Saka nyo lang namalayan, nalatag nyo na yung mga bakal na i-weld nyo na, no? Kaya mga kamukil, check up talaga pag latag na, no? Yan, ayusin natin to. So yan, kung napapansin nyo mga kamukil, lahat ng mga dulo ng tubular natin is sinunto ko na lang dyan sa tansi, no? Yung purpose dyan mga kamukil, para mas mapadali yung latag natin. Kaysa kung magkano yung sukat nito, tulad nito, yan, nakikita nyo may guhit. Ganun rin yung gagawin nyo dito. Sukatin nyo itong tubular, lagyan nyo ng guhit. So mas matagal yan mga kamukil, no? Kapag may tansi kasi na guide natin, susundin na lang natin yung tansi, no? Importante mga kamukil, bawat galaw nyo dito mga corner, i-eskwala nyo talaga, no? Huwag nyo titirahin kapag hindi nyo nakuha yung eskwala. Kailangan eskwala talaga yan, no? Yun yung pinaka-importante. Bakit nga ba kailangan natin eskwalahin yung mga trabaho natin katulad ng mga ganito? Kasi mga kamukil, pag kisami natin, halimbawa mag-kisami na tayo, dyan lilitaw yung diferensya mga kamukil, no? Makikita dyan yung diferensya. O halimbawa magta-tiles tayo mga kamukil, dyan makikita yung diferensya. Alright? So sa kabila mga kamukil, naglagay na naman ako ng runner, no? Yan na yung ayan, ito mga kamukil, kung napapansin nyo, gumamit na ako ng 2x3 dito, no? Ito na yung pinaka runner. Dito ko na rin ilalagay yung studding natin, yung mga bridging natin, dito ko na rin ipapatong, no? Pati yung posting mga kamukil, dito ko na rin ipapatong, no? Sikapin lang natin kung mapatibay, no? So bukas papakita ko sa inyo kung paano magpatay ng posting ng mga ganito, no? So ganito ko siya inumpisahan mga kamukil. Yan, kung nakikita nyo yung forma niya, ganyan na, no? So ito mga kamukil, ito yung runner niya sa gilid, no? Dito natin ipapatong yung bridging. Tapos yung isusunod ko dito mga kamukil na tubular, meron pa to. Hindi na 2x3, 2x2 na yung gagamitin ko dito. Doon na lalapat yung pinulik board natin, yung flooring natin.
So tamang-tama mga kamukil, tubay ito may natitirang 1 inch dito. So paglatag natin ng pinulik na 1 inch, sakto-sakto lang yan mga kamukil yung pinulik na kalibil dito. Right? So ganyan lang yung pagka-discarte mga kamukil. No? Yung hagdanan mga kamukil, yan kung napapansin nyo, yan yung hagdanan niya. Puntahan natin mga kamukil. Right? So ito na yung laki ng hagdanan mga kamukil. No? 6 feet yung haba niyan. Tapos 1 meter yung lapad, no, yung lawak niya. So minabuti kong pinalakihan mga kamukil, para kung may mga gamit na ipapasok na mga malalaki, magagamit pa. And then dito yung landing sa taas mga kamukil. Ito ito 24 centimeter to mga kamukil, no, pero ginawa kong 1 meter yung landing dito sa taas, no, mula dyan papunta dito 1 meter yan. So magdadagdag pa ako ng tubular dito mga kamukil. Itong guhit na to, ito yung 1 meter nya, no, para yung landing medyo mas malapad, no. So galing dyan sa baba, pag akyat dito, malapad yung landing. So dalawang kwarto dyan, dyan banda, dalawang kwarto, isang kwarto dito. So balin tatlong kwarto yung magagawa dito, no. So yung laki ng bahay na to mga kamukil, 6 meters by 7 meters yung laki nito. 6 meters yung papunta doon, 7 meters yung papunta dito, no. So ganyan, isang tubular to mga kamukil, no. Walang cutting tong tubular to na papunta doon, no. So yan lang mga kamukil, no, yung mapapaabot ko. At saka meron pa pala, no, kasi may nagtatanong kagabi, gusto niyang makita talaga kung paano ko nilagay yung mga purma na yan. Ayan yung mga purma natin ginawa kahapon mga kamukil, oh, na ilagay ko na. So hindi pa nabuhusan kasi wala akong mga kasama ngayon, no. So kahapon natapos ko siyang ilagay dyan. Medyo hapon na kasi yun, pero nasikap ko pang tapusin. So bukas mga kamukil, Monday, mabubuhusan na yan. Yung kulang dyan, lalagyan na lang yan ng dowels, no. So madali lang paglagay ng dowels dyan, no. So i-video din natin yan, baka sakaling gusto nyo mag-DIY ng mga bahay nyo, may idea kayo, no. So ganyan yung pagka-discarte yan. Tubular yung ginagamit nating pang runner sa gilid. Yan, no, bali dalawa yung nagawa natin, no, kasi dalawang plywood lang din pinabili ko. So mangyayari, pag buhusan yan, kinabukasan tanggalin, lipat na naman dun. Alright. So yan lang mga kamungkil yung aking mapapaabot na video ngayong araw sa inyo, no. And once again, Mungkil on the vlog.